Hi guys and welcome back to my channel. Sa video na to, ituturo sa inyo ni Kaji yung bookkeeping process na ginagawa ko every time na meron akong new client. So kung interested ka sa topic na to, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko basta online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa topic na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, nabanggit ko dun sa intro ko na ituturo ko sa inyo yung process na ginagawa ko every time na meron akong ino-onboard na new client. So, ngayon, imaginein mo na nakakuha ka ng new client and then ano yung process na gagawin mo? So, bilang isang bookkeeper, dapat meron ka ng existing process na naka-ready para every time na magkakalant ka ng new client, then meron ka ng process na susundin, hindi ka na malilito, and wala ka nang mamimiss, okay? So ngayon, yung unang-unang process na ginagawa ni Kaji, once meron na akong available documents sa akin, number one is to create yung kanyang zero account, okay? Once na makreate ko na yung zero account ni client, ang next step na gagawin ko is upload. So ano ba yung mga bagay na dapat ina-upload? Number one dyan is yung chart of accounts, okay? Kasama na dyan yung mga banks, okay? Kapag nag-upload ka ng chart of accounts, dapat meron na dong bank na meron si client mo. So, kung ilang bank yung meron si client, dapat lahat yun makikita doon sa chart of accounts na ina-upload mo, okay? Next, sa chart of account is i-upload mo syempre yung mga bank transactions. Kung ilang bank meron si client mo, lahat yun i-upload mo kung kinakailangan. Kailan lang ba tayo hindi mag-upload? Kapag yung bank ni client is i-connect natin sa accounting software and then si Zero na mismo yung mag-fetch ng transaction, okay? Pero sa scenario na hindi connected si bank and then hindi ma-fetch ni bank yung mga transaction, kailangan natin siyang i-upload manually, okay? So, kung ilang bank meron si client, ganun yung transaction i-upload mo. Kung gaano kadaming currency per bank, ganun din dapat yung i-upload mo, okay? Bawat currency ng bank ng client mo, iba't ibang bank account yan sa Zero. So, dapat a-upload mo yung lahat ng transaction para sa mga bank na yun, okay? Once ma-upload mo ang bank, kailangan mo din mag-record. So, ano yung i-record natin? Mag-record tayo ng mga sales and invoices and then yung mga bills and expenses. So, yun yung i-record natin. Kapag na-record na natin yung mga bills and expenses at saka mga sales invoices, ngayon, ready na tayong gumawa ng bank reconciliation. So, kung gaano yung bank na create mo kanina at kung gaano yung transaction yung in-upload mo kanina, ganun din yung dami ng reconciliation na gagawin mo. Pag sinabi nating reconciliation sa Zero, meron tayong iba't ibang process. So, meron tayong find and match, meron tayong match, meron tayong create, meron tayong transfer. So, bawat transaction line sa bank, iisa-isahin mo yon and kailangan mong i-identify kung ang gagamitin mo ay create, kung find and match, kung match, or transfer. So, kung hindi nyo pa napapanood yung video na kinawa ni Kaji about bank reconciliation sa Zero, link ay nasa description and ito yung video na yon. So, make sure na mapanood nyo yon para nakaka-relate kayo kung ano yung sinasabi ni Kaji ngayon, okay? Once na tapos ka na sa bank reconciliation, let's say merong 5 banks si client. Kasama na yung credit card and mga payment gateways niya. So, kung bawat bank ay merong, let's say, 1,000 transaction, lahat yun kailangan mong i-reconcile isa-isa. Kailangan mong i-analyze yung mga transaction na yun isa-isa. Para malaman mo kung paano mo siya i-categorize and kung paano mo siya iti-treat pagdating sa accounting software natin, okay? And then after natin maggawa ng reconciliation, for sure, dun sa mga transaction dun sa bank na yun, hindi mo lahat ma-identify yun. Merong mga transaction talaga na at the end of the reconciliation, may matitira. And ang gagawin mo dun is ilalagay mo siya sa isang pwedeng Excel, pwedeng naka-PDF, na pwedeng editable, and then pwede rin naman na Google Sheet. So, kung ano yung mas madali para sa'yo, pwede mong ilagay yung lahat ng queries mo doon, and then later, isasend mo yan kay client kapag ready na.
Kapag ngayon, bumalik na si client na may sagot yung query sheet mo, ngayon, ang gagawin mo is ikakategorize mo yung mga remaining transaction na yun sa iyong accounting software para maklear mo yung mga uncategorized transactions doon, okay? Once maklear mo na yung mga uncategorized transactions, i-review mo yung file ni client mo. Meron ba siyang rent? Meron ba siyang loan? Meron pa bang mga expenses? Meron pa bang mga transaction na dapat i-accrue? Lahat dapat yan ay chine-check mo kapag ikaw ay gumagawa ng books ng client mo. Okay, after that, ang gagawin mo ng next is to make sure na yung bank balances sa zero ay equal sa bank balances ng statement na provide sa'yo ng client mo. So kung sa statement nakalagay $1,000 ang balance, dapat sa zero, $1,000 din yung balance. Walang labis, walang kulang. Kapag kulang, pwedeng may namali ka ng record or pwedeng may nadoble ka or may na-omit kang record. So you have to double check talaga kung bakit merong difference or may discrepancy dun sa inyong record. So kapag kasi nagkakaroon tayo ng discrepancy, ang possible reason niyan, yung spent na gawa mong receive or yung receive na gawa mong spent or nagkulang ka ng upload na transaction. Let's say, dalawang transaction yung na-omit mo. And then, another reason is meron kang unreconciled transaction sa inyong zero account. Halimbawa, kung anong bank, let's say BDO, meron ka doon nakalagay na unreconciled transaction. So, kailangan mong i-reconcile yun. Kailangan mong i-analyze itong transaction bang ito ay para dito or hindi. Okay? So, yun yung gagawin natin. Kapag na-clear mo na or kapag lahat ng bank balances ay na-balance mo na, wala lang kulang. Ngayon, kailangan mo naman gumawa ng reconciliation sa report na ginawa mo. So, halimbawa, sa balance sheet, ano yung mga account na nandun? Ano yung account na may mga balances? So, kailangan mong isa-isahin yan and make sure na yung mga pumasok na transaction dun ay para doon talaga. Baka meron kang na-miscategorize, okay? So, kailangan mong i-double check each line transaction sa balance sheet, ganun din sa profit and loss. So, kailangan lahat ng transaction na naipasok mo doon ay tama. Walang naligaw. Halimbawa, office expense pala. Nalagay mo sa website expense. So, mali na agad. O kaya naman, wages and salaries pala. Nalagay mo sa accounting fee. So, mali na agad yung report na na-prepare mo. So, yun yung process na ginagawa ni Kaji. So, create, upload, record, reconcile, review, and yung last is kailangan natin i-restrict. Kapag yung report na na-prepare mo is tamang-tama na, approved na ni client, wala nang adjustment, you have to restrict yung report na yun. You have to lock it sa inyong accounting software para wala nang mabago. So halimbawa, meron pang ibang gumagamit ng accounting software ni client mo. Kapag magpo-post sila ng ibang transaction na halimbawa, na lock mo na yung pang May 2022 na report. Kapag merong isang staff na gumamit ng zero at nag-try mag-enter ng transaction na dated May 1, 2022, hindi niya na magagawa yun kasi naka-restrict na yun, naka-lock na yun. So, wala na siyang option to add more expenses or more revenue doon sa iyong report na na-prepare. Maganda yun para kung ano yung na-approve ni client, yun na talaga yun. Wala nang mababago. So guys, yun yung process na ginagawa ni Kaji kapag meron akong bookkeeping client. So sana marami kayong natutunan sa video na to, especially dun sa process na nabanggit ko. And pwede mo rin yung guys gayahin. So pwede kang gumawa ng sarili mong bookkeeping process mula sa onboarding hanggang sa pag-prepare ng reports ng client mo. And kung gusto mo pa ng maraming tips kagaya nito, please comment below and let me know kung ano yung hinahanap mo. And Kaji will create a video for that. And I'll see you on my next video. Bye!